So, hi mga Caps, sana sa buting kalagayan at malulusog ang inyong pangatawan. Nako, good news, isang napaka-good news para kay Tatay Ramil. Dahil eto, nag-upload na ang Taragis at ibinigay na ang 100,000 pesos. Ha? At meron tayo natuklasan dito. Kung bakit nga ba ginawa ni Tatay Ramil magpatato agad, ha, para manalo ng 100,000 pesos. Ito ang kwento. Maganda, maganda. Panoorin natin. Reaction na natin. Ha? Reaction na natin ito. Tatay na ngayon sa North Caloocan kasi last time nagpost ako ng nung April Fool's Day na kung sino makapagpatatusan o di mananalo ng 100,000. Eh, April Fool's nga yun, eh, sa kasamaang palad. May isang gumawa. Hindi ko alam. ang reaction nito talaga, dismayado siya. At napilitan din bigyan ng 100,000 si Tatay Ramil. Kaso no choice na siya. Napasubo na. Buong mundo na nakakaalam. Ito na. Puntaan natin siya. Tingnan natin yung sitwasyon niya, kung ano bang ginagawa niya, kung ba't niya ginawa yung bagay na yon. Ang lungkot talaga ng mukha niya. Tayo na. Oh, traveling. Boss! Alita! Kamusta? Kamusta? Tara, tara, tara. Balita, nagpatato siya sa ulo. Nagpatato lang sa ulo ng logo niyong Taragis. Kaya yun ang balita. Nakabasa ng post natin nung April Fool's Day, di ba? Oo, oo. At sa kasamaang palad, Jong, hindi niya nabasa yung message sa ilalim. So, ayun, ano nangyari? April Fool's. Nasisi pa si Kuya. April Fool's. Bakit hindi mo ba nabasa ko yun? Hindi ko nga na ano eh. Tinignan ko lang eh. Oo. Sa tingin ko, kasi ano, di ba, competition, sa isip niya, competition unahan, di ba, unahan, ang pinakauna na magpapatatusan o, eh, mananong 100,000. Siyempre, pakabasa, hindi na niya in-scroll, minadali na niya maglagay sa ulo, sa noon niya pala. So, yun ang ending. Yun lang naman kasi, kailangan rin ni tatay ng pera. Nasabihin na niya kung bakit. Nakita mo lang yung post. Yung ilang, yun, sa ano lang, sa may gitna. Sa walang, tapos nagpatato ka na kagad. Ba't mo ano, kuya, anong ba't mo naisipan, ano bang gagawin mo sa pera dapat? Ano yan eh, para sa bunso kong anak, tsaka sa ano, yung pang-tuition ng anak ko. Ah, pang-tuition? Service ng anak kong bunso. So, Down syndrome. May Down syndrome kasi yung anak eh. Ilang taon na yung anak? Ayun na, nag-auto-sound na ng malungkot. Nung nalaman na mayroon niyang disability yung anak ni Tatay Ramil. 16 na siya ngayon nung March ano yung birthday niya, 11. March 11. Kaya birthday lang din halo. So dahil doon kaya mo naisipan kaagad magpatato dahil doon sa nakita mo. Talagang ano rin talaga si Kuya, kailangan na kailangan yung pera. Para rin sa mga anak niya, hindi naman pang sarili. Good job, Kuya. Ano yan? Kung makahanap tayo ng magbubura, papabura mo o hindi na? Hindi na. Sa una, mahirap eh, siyempre, kailangan eh. Para sa anak ko eh. Pangailangan. Andiyan ba yung anak mo, boss? Andiyan ba yung anak mo? Andiyan eh, sa baba eh. Sa baba? Mamaya puntahan natin. Paano yan, man? May feel mo rin talaga ito, na-stress rin talaga si Carl kasi siyempre, 100,000 is 100,000 pa rin. Pero, wala, napasubo na sila eh. Ito na. Okay lang yan. Taragis, okay lang yan. Kasi publicity ito. Itong 100,000 ito, malaki ang balik ito sa inyo. Maganda na rin ito. Win-win na rin ito, win-win. Huwag ka na malungkot. Sige, bigyan na natin si Kuya, tol. Ito boss, hindi ko alam kung anong gagawin mo rito. Kung nabahala dyan. Salamat, maraming salamat. Sabihin mo lang, tol, kung ano ha, kung anong desisyon mo. Pwede tayo humanap ng derma na magli-laser niyan para matanggal. Or ikaw, tapos yung kolong, sagutin na rin natin yung kolong, siguro ako yung kolong. Alam, kung gusto niya patanggal, hanap tayo ng ano, magtatanggal. Pwede mamit natin yung ano, yung anak niya. Sige, puntahan natin yung anak niya. Sa baba. Ah, nasa baba ba? Trap. Puntahan natin, trap. Hello! Hi! Anong pangalan mo? Ang pangalan mo daw? John Louie, sabi mo. John Louie. Iyak eh. Umiyak ka kanina. Ang takot dyan sa ano eh. Ilang taon ka na, John Louie? Ilang taon ka na raw?
16, sabi mo. 16? Sumukain tayo Jollibee. Jollibee tayo. Ito ko paborito. Jollibee! Talaga naman Jollibee, oh. Sikat na sikat talaga Jollibee sa mga bata. Jollibee! Tama ka daw, tama ka daw. Jollibee. Wow. Wow. Paborito niya. Tama ka. Unexpected lahat ng nangyari. Eto, may anak pala si tatay na may espesyal na karamdaman. Kumbaga, yung April Fool's Day na post namin, naging daan pa para makilala ko siya. At kahit papano, may napasaya kaming bata. Wala akong intensyon na maging perwisyo sa kapwa-tao ko. Nakilala ang Teragis sa pagpapasaya ng tao at mamigay ng papremyo araw-araw sa mga challenge namin. Kaya sa mga nagkaroon ng negatibong pananaw sa naging April Fool post namin, humihingi ako ng tawad. At sana mag... Lesson learning kasi to para sa lahat ng mga social media vloggers na ingat-ingat sa mga prank, ingat-ingat sa mga ginagawa natin kasi isang mali mo lang talagang may mapipirwisyong tao. Silbing aral to sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa-influencers ko o brand na nasa internet na maging responsable tayo sa lahat na ina-upload natin. Hindi natin alam na mayroong taong gagawin ng lahat para sa pera. Kaya iwasan natin gumawa ng mga bagay na pwedeng makaapekto sa kabuhayan nila. Pero kung sakaling makaapekto man tayo, kahit isa, siguraduhin natin na maging responsable tayo at makabawi tayo sa kanila. Kahit sa simpleng paraan lang. Sana makatulong yung inabot namin sa iyo tayo. Hindi pa yan ang huli. Marami ka pang aabangan. Salamat. Ah, marami pang aabangan. So, mas maraming tulong pa. Oh. Blessing rin nga talaga nangyari. Salamat. Napakalabos dun sa pitigay namin. Kabi yata pang Jollibee. Binigyan mo pang Jollibee. So, ano mga sabi nyo sa ginawa ng Taragis na aksyon? Pero maraming salamat. Ang aking komento dito is, thank you, binigay nyo ang 100,000. At alam ko, marami rin ang tutulong kay Tatay Ramil. Ha? Maraming tutulong kay Tatay Ramil ng mga social media vlogger na nakaangat. Ako, hindi pa ako, wala pa ako dyan. Bitubulo tayo sa baba. Pero sa mga nasa taas, alam ko, tutulungan nyo si Tatay Ramil, ang kanyang anak na may Down syndrome. Maraming salamat in advance sa mga tutulong sa pamilyang ito. Taragis, good job. Ginawa nyo pa rin bayaran si Kuya ng 100K kahit prank lang yon. Napakalupit. So sa mga susunod na mag-prank, ingat po tayo kasi hindi natin alam kung siseryoso ito ng mga tao. Sa susunod din ng video, DJ TV,